asawa ang mga pangako. So failure of institutions lead to people power. Ang mga pangakong laging napapako sa pagtitiwala ay pumapatay. Nakakapagod din ang umasa, lalo't ang bituka ay walang laman. Napakailap sa mahirap ang hustisya, lalo't bansa ay hawak lang ng ilan. Nag-people power one. Ang people power na kontra kay Marcos at kontra kay Estrada, ito ay tinatawag natin spontaneous na na pag-aalsa ng mga tao. Pero mayroon silang moralidad, na mayroon silang prinsipyo. Sa una, ayaw nilang diktadura. Gusto nila ibalik ang demokrasya, ang katarungan, at ang kalayaan. Sa ikalawa, mayroon din silang moral principles. Ano? Gusto nilang matapos yung pamamahala ng isang presidente na hindi ginamit ang kapangyarihan para sa kabutihan ng bansa. Kailangan mayroong moral purpose, no? Mayroong democratic principles involved. Now, yung ikatlo, yung tinatawag na ad sa tres, ano namang moral prinsipyo noon? Gusto lang nilang ibalik yung presidente. Inalis, hindi naman prinsipyo yan. Masyadong political lang yun, partisan politics yan. No? Kaya hindi naman yun people power. That was mob rule. Nag-people power one, nag-people power. Matagal din ang evolution ng people power sa ating lipunan. No? Pinasak ni Presidente Marcos, yung diktadurang Marcos, ang ating kongreso, ang ating media, ang ating iba't ibang mga political institutions. No? Yung eleksyon, that was perverted. Nagsimula pa sa pag-ratify ng ating Saligang Batas, no? 1973 Constitution. Binago ni Marcos yung Constitution para magagamit niya ang ating 1973 Constitution na kuno batayan ng constitutional authoritarianism, ang diktadura na nakabatay sa konstitusyon. Yung panahon na yon, nasira talaga ang ating demokrasya. May diktador tayo, pati yung ating hukuman under the dictator din. No? Lahat ng local governments under sa kanya. Yung partner in governance niya ang militar. So, nangingibabaw ang diktador at ang militar. Gayon pa man, dahil persigido din ng ating mga tao na maibalik ang demokrasya at ang katarungan at ang kalayaan natin, nagsisikap talaga ang mga opposition, ang mga yung mga NGOs, people's organization. At dapat bibigyan nating halaga ang naiambag ng Communist Party of the Philippines bilang isang talagang armed rebellion against the dictatorship. No? Nakatulong yon para mahihina kaunti ang diktadura. Kasama na yung Moro National Liberation Front ni Nurmi Soare. Kinontra din ang diktadura. No? Nagsama-sama din yung mga NGOs, mga people's organization. At sa kinalaban nila ang diktadura. No? Kahit inaresto sila, kinukulong sila, lumalaban talaga sila. No? Doon nagsimula, unti-unti, yung people power. Kahit nag-get sa 3, kahit mag-get sa 4, mob rule yun.
may dalang mga ano pa nga, naninira pa sila, sinusunog nila yung mga sasakyan, violent yung ano, violent yung tinatawag na EDSA stress. Dalawang beses lang natin ginamit ang people power, no? Bilang peaceful means to overthrow a dictator in the case of Marcos and to remove a corrupt and inept leader like Joseph Estrada. Ngunit hindi pa rin tayo natututo. Dapat mauunawaan ng ating mga leader na kung sila ay mag-aabuso sa kanilang kapangyarihan, hindi ito tanggapin ng ating mamamayan. People power was forced into being, no? Because of the failure of institutions. We have to strengthen our institutions and we have to change our institutions. So ang tugon talaga, institutional tugon. Palitan natin ang mga struktura, palitan natin ang sistema ng gobyerno. Palitan na natin itong presidential system ng parliamentary system. Hindi na natin kailangan maghalal ng isang presidente nationwide. Una, magastos, sobrang gastos, no? Ikalawa, politically unstable yan, no? Gusto ng militar na pumapasok, no? Magkudita o attempted coup, ganun. Ikatlo, palaging nag-aaway yung Kongreso at ang presidente. At maraming hindi magagawa o hindi magagawa kaagad na pagbabago ng mga batas. Pag parliamentary system tayo, ang executive at legislative power kasama sa prime minister. No? At pag ayaw na ang prime minister, madaling palitan. Mas mahalaga pa kaysa pagpalit ng ating presidential system, ng parliamentary system, ay ang pagpalit ng ating unitary system into a federal system. Itong unitary system, halos lahat ng kapangyarihan naroon sa central government, national government, sa kamaynilaan. Pag may federal system na tayo, ang maiwan sa federal government, sa national government, yun lamang mga national defense and security, foreign relations and foreign policy, yung monetary system, yung customs, immigration, citizenship, mga ganun, no? Pero karamihan ng mga ginagawa ng gobyerno at kapangyarihan ng gobyerno at yaman ng gobyerno, mga revenues, pupunta doon sa mga regions o state governments. At doon natin ibibigay yung agriculture, fisheries, environment, industry, transportation, lahat na health, education, yung basic education. Alisin na natin yan sa national government, doon na natin ibibigay sa regions. Sa ganung paraan, mas mabilis ang ating pagsisilbi ng mamamayan. No? Sa ngayon, masyadong sentralisado ang kapangyarihan at ang otoridad at yaman ng ating gobyerno. So, institution, because people power can only get rid of undesirable presidents. It cannot take the place of good institutions. Ang kamalian kasi ng EDSA, no? Yung people power, gobyerno, pagkatapos ng EDSA, ang ginawa nila, binalik lang nila yung old presidential system and unitary system. Para ang binigyan ng nilang ng maraming mga safeguards against the dictatorship. There's no such thing as not being ready. We are ready if we want to. If we don't want to, we'll always be this way. Yan ang kulang, political will and political vision. Nasyon, kahit nag-get sa 3, kahit mag-get sa 4, ang buhay natin di pa rin magbabago. Kahit mag-people power, tayo ang talo. Hanggat hindi tayo natututo.